Pringang plano nito mga sir, kahit bago yung battery, ayaw mag on. Yan, wala yung panel. Nararamdaman mga sir, on the way na naman yung ating gagawin. Problema plano nito mga sir, kahit bago yung battery, ayaw mag on. Yan, wala yung panel. Tapos start, wala. Tapos chinik ko yung battery. Ayan, malakas na may battery kasi bago. Tapos chinik ko naman yung fuse. Okay naman, wala putol. Pagka ano, pagka ganito yung nangyari sa motor nyo at na-encounter nyo na to, bago yung battery nyo, bago rin yung fuse, okay yung fuse lahat, pati relay okay. Tapos bigla na lang na nag-shutdown yung power, pero maandar pagka kinik mo siya. Tatry natin siya i-kick kasi maandar to pag kinik eh. Yan, naka-on yan. Yan, try natin siyang i-kick. Yan, wala siyang panel, pero pag kinik natin, meron. Okay, try po natin. Yan, maandar siya. Yan, saka uli siya pagbubukas. Busina, wala. Signal light, mahina. Ayan, tapos pagka pinatay natin, ayan siya, ayan mga sir, maandar yan. Pag i-lock natin yung motor, tapos inon natin yung susi, wala pa rin. Magituturo ko sa inyo kung paano nyo yan i-troubleshoot. Baka sakaling ma-encounter nyo to, hindi nyo na kailangan maipagawa pa sa mekaniko. Kahit kayo, kaya nyo nanding gawin to. Okay, simulan natin. Okay, dito ba tayo sa may part ng battery. Papakita ko muna sa inyo na bago yung battery na yan. Yan, may gumamit ako ng test light. Yan, malakas yung ilaw. Pati yung fuse, okay yung mga fuse. Yan, pwede natin siyang i-test light. Yan, bali nilagay ko muna yung wire ng test light ko dito sa negative. Kasi ititesting natin yung mga fuse. Yan, nag-iilaw siya. Pagka umiilaw yan, ibig sabihin na gumagana. Yan. Tapos, nilipat natin ulit sa kabila para matis natin yung isa. Yung dalawa. Yan, nilipat ko ulit sa may positive yung wire nung test light ko. Tapos, tatry natin ulit ito. Yan, umiilaw siya. Ibig sabihin, okay yung mga fuse. Yan. May ilaw. Ibig sabihin, okay yung mga fuse natin. Wala po yung problema. Pero dapat dito sa part na to, yung nasa gitna, dapat 10 ampere lang yan. Pwede naman 15 ampere, pero mas maganda, 10 ampere pa rin. Yan, ito dalawa na to. Okay, bali yan muna. At ipapakita ko sa inyo yan kung saan nyo yan na pwedeng puntahan kung sakaling ma-encounter nyo to. Nagpalit na kayo ng battery. Okay na yung battery, tapos okay naman yung fuse, okay naman yung wiring nyo, pero ayaw pa rin. Okay, unang-una, tatanggalin nyo dito. Yan, sukitin nyo yun nandito, tapos iangat nyo yung fuse box nyo. I-double check nyo dito sa ilalim. Titignan nyo dyan kung may putol. Kapag ka wala namang putol dito sa may ilalim ng fuse box nyo, siyempre, titignan nyo muna dito sa may part ng this way cover ng battery. May naka-indicate dyan kung saan yung relay. Yan. Kasi karamihan dyan, pagka ganito, na napuputol yung fuse, ang unang laging pumuputok dyan, yung ano, yung dito sa may pinakababa. Yan. Dito, check natin naman, okay naman. Tapos, dinouble check pa rin natin yung fuse nya. Okay din. Wala siyang problema. Tapos, dilipat tayo dito sa may part ng ECU. Sa ilalim. Babaybayin nyo lang yan. O di kaya, gayain nyo na lang to, tatanggalin nyo lang itong cover na to. Tapos, lulungat nyo lang konti ito. Yan, tapos, ito, iangat nyo to, kung sakali. Yan, bye-bye nyo yung wire nung fuse box nyo. Bye-bye nyo yan. Makikita nyo dito, yan, ito. Itong wire na to, papunta yan sa battery harness natin. Yan, wire na yan. Yan, nilaw ko muna para, ano, okay, di mo. Yan, babaybay nyo to. Malamang sa malamang, baka may lost connection dito sa wire na to.
Itatry muna natin. Gagalawin natin yan. Tapos, i-on natin yung susiyan. Ayan, naka-on yan. Tapos, gagalawin natin dito. Ayan, gagalawin natin to. Ito kasi yung pinaka kuwanong battery harness natin. Ayan, gagalawin nyo to. Bye-bye nyo to. Ayan. Medyo dapat tinatanggal natin yung upuan dito. Ayan. Tapos, ayan, wala pa rin. Ayan, off natin. Tanggalin nyo dito. Okay, ikita mo nga pa din yung ano, terminal, kaya pala ayaw mag-on. Okay. Ayan, gumana na siya. Tapos, post-start natin. Ayan, nagpo-post-start na. Ibig sabihin lang yan, naglulus lang dito. Sa part na to. Ayan. Ito lang yung kakalkalin nyo dito, mga sira. Ito to. Ayan. Kasi pagka ito, pinatinanggal natin yan. Yan, mamamatay yung makina. Ibig sabihin, dito nakakunik yung sa battery harness natin dito. Yan, dyan nakakunik yan. Kaya pagka once na nalubok to, namamatay-matay. Minsan nagana, minsan hindi. Kaya ito yung i-double check nyo dito. Tapos, siyempre dito, check nyo rin yung wire dito sa part na to. Kasi dito, kasi sa part na to, naiinitan. Kaya baka, ano, baka nag-aabo yung wire nya. Yan. Tapos mas maganda i-spray nyo ng W40. Yan, okay na uli sya. Yan, nag-i-start. Drop natin. Tapos ipifix natin yan. Kung sakaling ganun po yung mangyari sa inyo, dito lang nyo po yung kakalkalin nya. Huwag na po sa iba. Pero i-check nyo rin sa ano, kung maaari, kung na-check nyo na yung ano dito, tapos ganun pa rin, pwede nyo i-check dun sa mismong panel ng dito sa may motor natin, panel yung harness nya. Check nyo rin yun. Baka nahugot yung black sa yung red na sakit. Baka nahugot din. Pero dito, chinik ko na yun at okay naman. Kaya ito na yung chinik ko, kasi ito na naman yung nakakunik sa battery. Yan, sa battery. Tapos sa ECU. Lahat dito na. Parang sa Clicom 50, tinatanggal ko yun dito. Yan, dyan natin na makikita lahat. Si on the beat, dito. Yan, okay. Bali, i-check na natin to para ma-fix na natin. Yan, tinanggal ko na yung upuan para mas komportable tayo magbaklas. Yan, tatanggalin natin to, tapos kikis-kisin natin to yung mga wire na to. Tapos yung wire na nandun sa dulo, kahit hindi natin tanggalin yan, tapos chichik natin dito sa may part ng dito. Yan, tapos yan, tatanggalin din natin to para ma-check natin. Matigas. Ayan, natanggal na natin yung mga sakit. Ayan, mapapansin nyo, nangingitim na yung mga sakit nya dito sa ano. Ayan, tapos tatanggalin natin yung sa pang-wear dito sa pinakailalim. Masa natanggal na natin ito yung sa may battery harness natin, itong wire na to. Ayan. Kasi baka may naglulos dito, kaya namamatay-matay yung power. Ayan, check natin dito.
Tapos mamaya i-spray natin ng kung may pang-spray kayo rito, yung pang-electronics, pwede naman. Kaso pag wala, pwede rin yung W40 na gamitin. Okay, dito muna tayo. Ito mga sir, pwede yung tumbalatan. Basta kung sakaling ito, pagka nagbabalat kayo, mas mainam na tanggalin nyo sa pagkakasaksak sa battery para hindi maapektuhan yung ating ECU. Kasi may naglulus lang dito, kaya nawawala yung power ng panel, ng motor. Basta dahan-dahan lang po kayo kung magbalat para hindi masugatan yung wire. Hahatakin nyo lang. Pagka wala namang naputol, okay pa yan. Okay, dito mga sir, ito yung papuntang battery saka sa ECU. Gagawin natin dyan kapag na ganito naglulos, i-spray nyo lang sya ng W40. Hindi yun, may pang nabibiling ano, pang electronics, pang spray, pwede rin yan. Sa akin ito W40. Marami naman akong ginawa dito na puro W40 lang din naman yung ginagamit ko. Tapos ito, kikis-kis nyo. Tapos ilubog nyo ng konti para mag-fit pagka sinaksak natin yung ano, pag sinuksok natin yung socket na ito. Kasi sa katagalan din naglunos. Yan, tapos dito i-spray nyo lang to. Medyo iba na kasi yung mga effect nyo, mga sensitive na. Yan. Tapos ito, lihain nyo to. Nakakonekto sa body ground. Yan. Dito, binalik ko na. Chinik ko lang din naman to. Baka kasi may putol. Ngayon, bali, wala naman ako nakitang putol. Binalik ko na lang ulit sa dati. Electrical tape ko na lang ulit. Tapos ito, susuksok na natin to. Yan, suksok nyo mabuti ha. Tapos nilalagay na rin natin to. Yan, tapos ito yung puna to, ilalagay natin yan sa body ground dito sa pinakailalim, hindi to. Dito pala mga sala, kiskisin yung mabuti to. Yan to, kiskisin nyo mabuti yan. Laking tulong yan pagka nakiskis natin yan. Kasi body ground kasi yan eh. Baka naglulos sa rin yan. Tapos nagpabili ako ng cable tie. At itatali natin para hindi na uli siya naglulos. Yan, tatali natin to
sa push, yung dito sa may pinaka socket. Yan. Ito yung itatali natin kasi naglo-loss connection to. Yan, ganito yung gawin niya mga sir. Yan, tinalihan ko siya ng cable tie para hindi siya naglo-loss. Kasi pagka yan ang naglo-loss, namamatay yung makina. Tapos bigla na lang yan ihihinto. Kaya ito, tinalihan ko ng cable tie para hindi siya mag-loss. Tapos, tatali din na natin yung manandito. Basta ibalik nyo na maayos pagka nagkakalkal kayo ng wire. Yan, dapat ito, may cover kasi ito eh. Yan. Dapat tinanggal natin ito kasi hindi natin matanggal yung tornillo sa may brake light. Kaya tinutukot ko na lang. Tapos ilagay nyo sa pinakagilid. Yan, tapos tatalian natin ang cable tie. Yan, doon ko siya tinalian. Yan, tapos babalik na natin to. Dahil wala tayong kailangan dyan. Tapos double check nyo yung ano, yung tornilyo ng battery terminal. Yan, tapos testing natin. Yan, napapostart na siya ngayon. Yan, basta dito lang, dito nyo lang kakalkalin kung sakali mga sir, ha? Dito nyo lang kakalkalin. Yan, itong wire na to, kung sakaling namamatay-matay yung power, na-check nyo naman yung battery, tapos fuse okay naman, tapos namamatay-matay pa rin, ito lang po yung pupuntahan nyo. Yan, kakalkalin nyo dito hanggang makita nyo itong wire na to, itong socket na to dito. Yan, linisan nyo yung mismong wire. Yan, linisan nyo dito. Yan, babalik na natin yung clearance nya, tapos check pa natin kung naglulos. Tapos ito, galaw-galawin natin kung maglulos, kung namamatay-matay. Yan, wala naman. Okay, pabalik na natin yung upuan. At tapos na tayo rito. Yan, nalagay na natin yung upuan sa yung cover dito sa may engine. Yan, tapos ibabalik naman natin na yung battery cover. Bale, okay naman na. Okay, testin mo natin ulit. Baka sakaling mag-loss pa eh. Yan, tapos test natin. Yan, napo-start na. Tapos may na yung busina. Yan, signal light. Ayan, busina. Okay, test natin. Yan, nag-loss tayo yung busina. Testing pa natin ulit isa. Yan, okay na. Okay, bali ako na to. Hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat.